So dito tayo sa ano no, harap ng NCCC Oyanggorin. Putahan natin sa loob. Huli kong pasok dito, ano, naniningil. Di may ano kasi. Meron ako ano dyan, pinuntahan, nakabila ko ng mga scented oil dyan, maganda, no? Yung pang ano. Kasi naka-promo, naka-sale yung kailang mga oils. Yung mga minted oils, mga ganun, no? Mabango, mga... Yan si Sisi. Ito yata yung pinakaunang ano. So ito yung ano, loob. Ground floor. Hindi ko alam kung may basement. Parang wala yata, no? Kulang lang siguro bahain kung may basement pa to. So ito yung ground floor. So yun. City since 1978. So, shout out dyan mga ano, Davaoin nyo. Ito bang NCCC ng Oyanggorin, siyang pinakaunang NCCC sa Davao? Anong year naman to tinayo? Kasi naalala ko dati, mga 1995, namili kami dito ng kuryente. Ito yung grocery store nila. Isa pa sa pinaka-busy. Palibasa, parang pinakamura yata to. Pinaka-affordable na grocery in town. Pangalawa ang JS Gaisano. Grand Illustre. Diba? So, itong setup nila na ano, tayo, nakatayo ka lang kumakain. Parang Gaisano Grand din. No? Sa Illustre. Ito yung style dati. Ayan, exit na. Main alley. May mga cellphone din dito. Helen's Realme, no. Naman tayo na side entrance sa puntang grocery. Ito naman yung exit and entrance na may samay area na yan. Anong ano to? Galye. Yeah, may mga pharmacy. HD1 pharmacy. Tapos may restroom. Second floor. Tingnan natin kung ano meron dito. Meron pa palang third floor dito, no? So mamaya puntahan natin. 50%. May mga tinitawin na dito, marami, no? May mga ano din, mga international brands. Alright. Okay, so ito na yung third floor. Kapagod pala, ano? Nakapagod kaya magtrabaho ng ganito, yung, ano, yung assign ka sa ganitong area, tapos wala kang ibang gagawin. Okay lang kung may mga kasama ka, kahit pwede kami pagkwentuhan, ganun, no? Dalawa kayo, tatlo sa isang demo area. Ito na yung third floor. Pinaka last floor na to dito. Magkano kaya sahod ngayon sa ano, sa Davao? 300 plus yata or 400? Hindi ako sure, no? Commit nga kayo dyan sa mga nakakaalam. Ito lang, no? Gala-gala lang tayo dito sa taas. Yan,
So, sa mga mahilig magkape. ¥30 off. ₱1,499 or ₱1,500. 30% off, so magkano yan? ₱450 na ang discount, so ₱1,049 na lang. Tama ba yung arithmetic natin? Omega Modern Everyday Solution Coffee. Ito naman sa ayaw ma lamigan ng kape. So yan lang, no? Labas sa tire at makabasag pa tayo dito, no? Makulong vlogger, nahabasag, nakulong. Walang pambayad. Marami pala ditong ano, mga kitchen wares, no? Sa mga mahilig dyan. Panigurado, mura lang to dito compare sa ibang mga grocery or shopping malls. Pwede rin kayo dito pang ano, yung magpapakasal dyan, di ba? 12% list pa. May mga revolta din sa mga patronizer dyan, no? Ng mga sins and statue. Furniture area. Dami dito mabibili. Ito mga andito, ito yung madalas na nakikita natin sa mga Lazada and Shopee, no? At saka sa mga nagtitinda sa Facebook. Ito naman yung mga school supplies. Pero ang gusto nyo talaga ng murang school supplies, no, kaya sa may JT, Home Depot. Home Depot? Depot. So yun ang ano, Depot. JT Home Depot. Doon kayo magbibili ng mga murang ano, school supplies. Meron akong binibili ang ballpen na mura lang, balit 10 piso. Taste good yung pangalan. Check natin kung meron din dito. Basta mura lang, no? NCCC o yung gorin. O nga pala, hindi ako sigurado kung alin ang mas mura. Kapag ka NCCC ba lahat ay mura, di ba? Alin ba yung mga NCCC dito? So meron tayo sa may Buhangin, Kabantian. Meron tayo sa Victoria Plaza. Tsaka pa dito, no? NCCC. Tsaka NCCC din sa may ano. Ay, siguro ako na makakasagot niyan. Mukhang hindi, no? Mukhang ito lang yung namumukutanging affordable, mura lang na mga items at mga grocery, no? Itong NCCC Yanggorin. Kasi doon sa may kilometer 13, sa may Sasa, or Panakan ba yun? NCCC Panakan. Mahal doon. So, ayan. Mahilig ka mag-travel. Dati, 6,000 lang siya. 6,500. Ngayon ay ano na, so parang naka 50%, yun o ha, 50% nga siya, 50% off. Sa mga gala dyan, no, mga jet seater, pero kapag ka jet seater ka, malamang may kaya, may pera ka talaga, di mo to bibilhin yung mga ganitong item, no, nung ka talaga siguro sa mga mahal to ha, Rasini.
Kasi may mga airlines na ano, mga hindi maingat sa mga gamit, no? Ng mga pasahero nila. Kaya paglabas yan, sira-sira. Basag, daming cracks. Bugs. So, what's next? Labas na siguro tayo, no? Okay na yung pag-ikot-ikot natin. Ito na yung third floor. So, dito matatagpuan yung mga school supplies, mga luggages, bags, calculator, furnitures, cortina, kumot, unan, lahat-lahat, no? So, parang lahat na yata andito. Ano bang tawag niya sa akin na ako yung tipo sa tao na ayoko yung may lalapit sa akin, may ipag-usap, ganun na lalo yung mga bibintahan ka, parang ganun. Parang na-awkward ako na parang nahihiya, naiinis. Hands up nga kayo dyan, no? Kung sinong nakarlit sa akin na ganun din yung ano, yung feelings, no? Yung may lalapit, tapos mag-o-offer, mag-a-alok, ganun. Tapos, siyempre, ang ano kasi dyan, kakausapin ka lang eye to eye. Diba? So, di ko kayang makipag-usap eye to eye talaga. Kumbaga, parang ano, parang... Basta, na-awkwardan ako pag, ano, pag ganyan, no? Yung lalapit. Tapos, siyempre, magaling yung mga yan makipag-ano. Eye to eye contact talaga yan sila para makasales or para makabenta. Siyempre, ako naman, lalot di ako bibili. Tsaka kahit pa ako bibili, no, hindi naman. Ako yung nagtatanong din naman na point to point talaga. Sasabihin ko na kagad yung gustong, yung hinahanap ko, tsaka presyo, ano yung kailangan ko para wala nang daming salita, wala nang daming storya pa, no. Hindi, yan. Wala na silang dapat i-explain. No? Budget ko ganito, hinahanap ko yung ganyan dahil kailangan ko ng ganito. Yun lang. Tapos pag sinabing wala, o di wala. Tapos, okay. Oh, depende naman, pwede ko rin sabihin na sige, anong pang alternate yung medyo mas malapit yung quality tsaka yung presyo, hindi masyadong magkalayo. Ganun lang. So, yun, kasi yun, parang nahihiya ako na awkwardan ako na, parang may yun, lalapit sa akin, kakausapin ka. Parang may hypnotize sila na ano, kahit di ka naman bibili, parang mapapabili ka tuloy. Para ay ito na, in short, ayoko nang ano, ayoko yung ma-pressure. Ay, baba na tayo. Parang meron pala dito, hinahanap. Luma na yung kailang ano, no? Structure. Nga pala, Relo, mahilig sa ano si ano, daming daan. Shout out. So, hanapin natin yung pinakamahal na Relo para kay daming daan. Pinakamahal na relo pang lalaki. Pinakamahal na relo pang lalaki. 30,000 diversa. Ah, sana. Patanaw daw. O, shout out ha. Daming daan na. Ito na yun, no? Relo para sa inyo. So, baka makauwi kayo ng Davao. O, pwede mo ito i-consider. Maliban sa mga Rosber pawn shop, mga ganun. Mga RD pawn shop po dyan sa may Illustri. Punta ka rin dito sa ano, Yang Gorintas. Puntahan mo ito si ma'am dito sa loob ng... NCCC. Magkano to? 29,999. So, 30,000 lang. Piso na lang yung ano kulang para 30,000. So, ano sa tingin mo? So, feeling ko mas maganda to kumpara sa relo ko. Automatic. Kasi yung suot ko ngayon na relo, sir, daming daan. Ano lang to, no? Mura lang to. Ito, 30,000. So, pag ganito kamahal yung presyo, hindi ko to ma-afford, no? Meron ba kami mas mahal dyan, sir? Sa asan patingin? 120,000. Ano, sige na, patanaw daw. Patanaw daw. Sa Pikas. Pikas. Dari sa ano. Sige. So, yun know, so, 30,000. Mayroon pa mas mahal. Shut up, daming daan. Mapatanaw daw sa inyong ano. Patanaw sa inyong pinakamahal na relo. Panlalaki. Relo? Oo. Relo na pinakamahal. Oo, panlalaki. Shut up ha, daming daan ha. Ito yun, no, para sa'yo to. Oh, sige, sige. Patanaw kayo basing magustuhan nila.
Made in Switzerland. Wala, di ko pwede magsotan eh. Hindi bagay. Hindi bagay sa ating pangmahirap na balat, no? Depende sa skin tone kasi yan eh, na babagay. Kasi pag ganito ang relo mo, kailangan may ano ka, backup. Di ka pwede maglakad lang sa gilid-gilid, no? Kailangan may ano ka, sasakyan na maganda din, no? Mga high-end din, no? Mga luxury car dapat. Eh, akin lang yun ha. Di ko naman sinabi na kailangan talaga. Seto na, Sir Damindan, ano sa tingin mo? Gusto mo ba to o yung 30,000 dun sa may ano? Kanina. Ganda oh. Punta lang kayo dito sa... Pag isisisiyang ko rin, pinamakabok din ang ano, na mga jewelry shop. Garihan lang yun, second floor lang. So, second floor lang, no? Sa gustong bumili, manood ng mga redo dito, mga ganda. Yan oh. 81,300. Yan na yung pinaka-expensive nila dito na rito. Sige ma'am, salamat. Yes, baba na tayo. May Palawan pawn shop dito sa loob ba? Sa ano, hindi mo siya masyadong mapapansin na ano pala siya, shopping mall. Kasi ano eh, sa labas kasi punuan siya ng ano, mga yan ang mga banghi-banghita. May mga street vendors, mga sidewalk vendors. So pag-araw, hindi mo sila masyadong mapaghalataan na sila ay shopping mall. Pero pagpasokin mo sa loob, mapapamangha ka kasi ang dami mong pwedeng bilhin. Hindi siya boring pasukan, no? Dami mong mapipili ang ano. Kunyari, meron kang ano, 1 million pesos na challenge na kailangan mong spend ng ano, sa loob lang ng mga 30 minutes. So, pwede ka na dito sa ICCC, no? Marami ka na makikita ang mga valuable items na kailangan din, essential. Pambahay, lahat-lahat, no? ICCC Mall. Nice. Ang ganda. Oo. Pero siyempre, 5:30 PM, magsasarado na sila. Ayan, traffic. Ganito yung oras, matraffic na to dito. Gawa nung, siyempre, magsimula nang magliligpitan yung mga natitinda rito. Tapos, labasan ng mga namimili, nagsa-shopping. Kaya, kapag ganitong oras, dito yung peak hour dito, alas 4. Alas 4, alas 5 sa lugar. Alas 4, alas 5 imidya, ayan. Pagka alas 6, wala na tong tao dito. Dead city na tong lugar na to. Wala nang ano, wala nang ingay, wala na masyado mga tao. Para na siyang Holy Week. Pero ngayon, no, tinan nyo, di ba? Napaka-busy street pa niyan. NCCC. Sila siguro, no, maraming salamat sa mga nanonood. Ano masasabi nyo? Okay ba? Maganda pa rin ba ang NCCC natin dito sa Yanggorin? Good pa rin ba? So hanggang third floor, sa loob, air conditioned. So ito yung parang pinaka ano, no? Pinaka backbone ng NCCC company. Kaya hindi sila basta-bastang malulugi. Gawa nung meron talaga tong ano, special tong NCCC ang gurin na to, no? Maraming mga patronizer, marami talaga mga soke, napasok talaga dito. Yun lang siguro, maraming salamat din. Bye-bye.